Plano nyo bang bumili ng Switch? O sulit pa ba sa panahon ngayon kung bibili kayo ng Switch? Tara, alamin natin. Noong mga nakakaraang araw, nababasa ko sa mga groups na maraming nagtatanong kamusta na ang Nintendo Switch after 2 years. May mga nababasa din ako, sulit pa bang bumili ng Nintendo Switch sa ngayon? Kaya nandito po tayo para pag-usapan po natin yan at para matulungan ng ating mga viewers or players para sa pagdidesisyon ng pagbili ng Nintendo Switch. Before we proceed, I would like to remind everyone na kung saan ito po ay personal opinion ko and personal experience ko sa pagkakaroon po ng sariling Nintendo Switch. Noong March 3, 2017 ay nirelease ang Nintendo Switch, na kung saan ay meron ng nabentang 32.27 million units as of December 31, 2018. Now, nung time na nirelease siya, konti pa lang ang mga games na nirelease. Naghintay po ako bago ako bumili. Kasi konti pa lang ang games, dami pang bugs and problems. Natural, syempre, ganun naman po talaga pag bagong unit. Konting hintay muna po para sa mga bug fixes at saka mga release ng games at syempre mga accessories. As of today po, I have full confidence to say na the best pa rin po bumili and it's never too late. Ganun po ang gaming. Reasons to buy para bumili, syempre the games, yung mga exclusives. Games like Mario, syempre ang daming Mario games. Pokemon games, lalo na ngayon, malapit nang i-release ang Pokemon Sword and Shield. And Legend of Zelda. It's a console on the go. And on the couch, of course. Handy siya na kung saan pag kunyari ikay madalas umalis. For example, pupunta ka ng malls, groceries, waiting for someone, yung special someone mo. O di pagka wala pa siya, she's running late or he's running late, bring out your Switch, then play. Pampalipas oras. And isa sa features na nagustuhan ko sa Nintendo Switch ay you can pause the game anytime. Pwede mong pindutin ang power button para sa ganun mag-screen saver siya or mag-sleep siya. Tapos pagka pinindot mo ulit, kung saan ka huminto, dun ka ulit magko-continue. Siyempre, it fits in my bag. Kaya pagka kunyari, lumalabas kami ni Mrs., kunyari, pupunta kami ng Mercury Drug, bibili siya sa loob, ako maglalaro ako. It's very handy. Another reason to buy is two players siya right out of the box. Isa pang best reason ay it's region free. Region free. Pwede kang bumili ng mga games na galing Europe. Tapos dadali mo sa Amerika, tapos doon ka maglalaro. Or Japanese games, pwede mo laruin sa Amerika. Unlike other consoles na hindi sila region free. Salamat Nintendo sa ginawa mong feature na yan. Ang laking bagay nito, ang laking katipiran. Siyempre, hindi naman perfecto ang Nintendo Switch. Maaring hindi rin bagay ito sa'yo. You may be less interested if tulad ng kanyang charging, USB-C siya. Hindi ko mapakita kasi may nakakabit yung kanyang eto. So, pero same din, USB-C. Medyo short ang battery life niya para sa mga mahabang maglaro. At medyo mahal ang mga additional Joy-Cons and mga accessories. Pero, if you look at it, ang final decision nasa sa iyo eh. Kung bagay ba to sa iyo o hindi. Pero personally, I recommend it. Why? Dahil ako, mahilig akong lumabas ng bahay, kasama si Mrs., kasama family ko. Tapos, syempre, gusto ko maglaro pa rin. Pag may free time, kunyari, busy sila sa ginagawa nila outside the house, makakapaglaro din ako, right? Para sa akin, I recommend it. Highly recommend it. 2 thumbs up siya. Kaya, syempre, whatever ang decision mo, it's never too late to buy a Nintendo Switch. For those of you who are new to my channel, please like my video and please don't forget to subscribe. If you have any comments or suggestions, just leave it below in the comment section. I would really like to hear from you. Until then, see you on my next video.